Ang teleradyo serbisyo at radyo 630 ang puntahan ng bayan kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras 9:04 ng gabi. Ang hottest issues sa entertainment. Ang juiciest chikas sa mga paborito mong stars. Ang mga usong diskarte na pwedeng pagkakitaan. At mga racket na kayang-kaya mong matutunan. Ito ang programang Pag-iisahin ang Show at Business. Showbiz Sideline. Nasa sentro ng kita at chika sina Owl Pass at Jaiho. Showbiz Sideline. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Go! 58 days before Christmas! Heto na po ang inyong paborito, inaabangan gabi-gabi ang programang My Showbiz at may mga tips pa kung papaano tayo kumita. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho! Kasama rin si Papa A. Awaw Paz dito lang sa Showbiz Sidelines! Ganda na naman, oras na para pakinggan ang palibagong chikahan at kung anong mainit ang kaganapan. Dito sa radyo sa East 30, tutog ang tenga't mata. Apitid sa kinang ng mga tala, may kasama pang things for you, diba? Mama Jaiho, ano bang ganap sa favorite artista ko? Papa Owl Paz, ano ba ang pwede po? Magandang Monday evening po. Sa lahat ng ating mga kaserbisyo, October 28, 2024. Heto na po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po si Jaiho. Ready na po kami na maghatid ng mga pinakamainit na showbiz chika at magbigay ng ngiti sa inyong mga labi. Lakasan ang inyong mga transistor radio, ilagay na po yan sa 630 kHz sa AM band at tumutok. Kung kayo'y inaantok, magkatunog. Tumutok at inaantok. Naku, kami na pong bahala para gisingin ang inyong mga diwa. Kaya naman, tara na, mga suki, samahan niyo po kami. Cute evening man po mga kaserbisyo dito man sa Pilipinas o sa ibang parte ng mundo by the Filipino channel I1TFC at sa mga nasa transistor radio na tutok kahit inaantok at tukantok. May bago. Ganun. Hanggang nakatulog. Wag muna po. Tapusin nyo muna po ang programa namin. Dahil lang po namin ayaw nyo magpahuli sa mga showbiz chika at yung mga showbiz kita na mga ka-showbiz natin dyan. Baka makakuha kayo ng tips. Umpisa na po natin sa Happy Monday Evening. Papasok ko ng swerte at saya para buong linggo dala-dala. Truly! Siyempre, ikaw ang nag-iisang The Ever Lovable. Papa! Galing, no? Hindi tayo nag-uusap ng outfit natin. Pero parang magkaiba ang kulay, pero nagmamatchy-matchy yung pagkakatahi. Parang mali. Tahi siyan. Oo, tahi siyan. Isa lang po ang pinaghulmahan namin. Totoo. Alam mo na, mapansin ni Papa Owl, may sito na siya sa akin. Oo. Ang Chan. Malapit na naman. May Chanena, sumisilip si Chanena. Totoo. Oo. Hindi Papa kasi medyo hindi ako nakakatulog ng maayos this past few days. Oy. Kasi parang, I'm not sure ano ba ang eksena, parang siguro dahil tuloy-tuloy yung trabaho. Uh-huh. Feeling ko yung adrenaline ko, yung energy
energy ko nandun pa sa peak. Correct. So pag umuwi ako, parang kailangan dapat talaga diretso na. Kapag kunyari nag-ayos pa ako ng very, very little, parang mabubuhayan ulit, magigising ulit ako. It's okay to be busy as long as mindful ka pa rin dun sa diet mo. Kasi ang tendency, napapagod, tapos babawiin, ay pagod ako, puyat ako, babawiin sa kanin. Totoo. That's not healthy. Yes, I know, mama. Lika dito, face the wall. No. And eat your vegetables. Awa. Naging magulang. Yes. Hindi, kaya naman natin yan siya. Pero syempre, thank you so much for always reminding me that I need to look good always in front of the camera. Course. You know that I love chicken nuggets. Ay, wow. Gano'n talaga, oo. Tsaka ano, malaki rin yung impluensya ng mga kinakain ng mga kaibigan. Kung mga kaibigan, walang ginawa kundi mag-iinom ng mga milk tea, mga pampalamig, nakakapampataba, gano'n. Kaya pipiliin mo yung mga impluensya ng mga kaibigan mo may Yung iniinom nila yung nakaka-influensya. Hindi, yung sa akin, ano lang siya, juice drink. Wow. It's my first ever cold drink for today. Boy. Yes. Mm-hmm. Ikaw naman, kamusta naman? Nakita ko. Ano ba yun? Mascara Festival yes, ba yun? Naku, sa Bacolod ba yun? Bacolod. Ay, shout out sa tanan nga akon nga mga kababayan dira sa Bacolod. Ah. Palangga ko kamo. Ay, totoo naman. Yun, in-enjoy lang natin. Kasi matagal na nilang kung iniimbita. Ayun, nag-observe lang tayo at nakasayaw tayo sa kanila. Nakita ko po kasama mo si Georgie Dingkong. Correct. Nakasama ko yan dati. Ano yan? Siya yung isa sa nagmamanage sa career ni Derek Ramsey. Ganon. Na congratulations sa pagiging bagong father kay Ellen Adarna. Yes. Uy, bago natin ichika papaawil, isegue na natin agad-agad yan. Speaking of Ellen Adarna, ang daming magagandang komento na be in this world na ang daming pinapakita or sinasabi agad kung ano yung meron sa kanila. Be like Ellen Adarna sa mundo na parang lahat pinapakita, pinapresent. Correct. Pero yun yung 9 months na kanyang pagdalang tao, talagang naitago niya kahit Correct. Sila ay mga kilalang public figure. Mm-hmm. Diba? Tapos nagulat na lang, nagsilang ng sanggol. Mm-hmm. Ganun. Iba-iba talaga yung personalidad ng mga tao. Meron kasi yung everyday happening sa kanila ay very proud na isinishare. Kasi parang yun, nagiging diary, ganun. Tapos parang sinusundan-sundan. Tapos eto nga, kaya siguro kinahangaan ng mga netizens si Miss Ellen Adarna na sanay sila na everyday parang alam na natin, wala nang naitago. Siyempre parang may namimiss din. Tsaka yung private life niya, naitago niya pa rin somehow. And then big surprise, may anak na. Diba? Totoo. Congratulations. Kanina, papaawil, nako, may mga kaibigan tayo na nakasama sa isang mini premiere night. Oo, mamaya i-chika ko yan. Mini lang? Hindi kinapos? Hindi. Katiting lang? Kasi ito nga, may pasabog kung bakit. Abangan. Pero ito na muna. Simulan na natin kung ano-ano nga ba ang mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Chika mo na? Chika mo na? Kita mo na? Kita mo na? Showbiz Sidelines! Heto na po ang mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Agad-agad unahin na po natin. Fiang Smith, itinanghal bilang Pinoy Big Brother Gen 11 Big Winner. Ay, pasabog! Matapos nga po ang 14 na linggo sa loob ng Pinoy Big Brother House, itinanghal na nga po bilang Big Winner ng Pinoy Big Brother Gen 11 Fiang Smith noong Sabado. Nanalo nga po si Fiang na may kabuang 30.66% of votes at nag-uwi ng 1 million cash at brand new house and lot. Samantala, itinanghal naman bilang second big placer si Rain Selmar, third big placer naman si Colette Madelo, at si Kaya Manitola naman ay ang fourth big placer. Ayan. Congrats! Yes. Papa, may mga nakita ako na parang yung iba, happy sila. Yung iba naman parang medyo nagbigay sila ng kanilang komento na, sayang, bakit yung mga past na mga PBB? Kasi yung mga dating-dati pa, di ba? Like halimbawa, yung kay Keanu Reeves, as far as I can remember, sa labas ng Manila Post Office, di ba? Yung may crane. Yes. And the big winner for Correct. This season is Keanu Reeves, di ba? Na may ganun. Yes. Tapos yung kay Kim Chu, yung parang nasa Castillo naman. Yes. Oo, yung may mga toys na gumagalaw. Uh-oh. Kay May din. Tapos kay Mela, yung nasa parang train Correct. Or something. Bea So, yung nasa, ano ba yung tawag doon? Parang nasa
UFO ba yun? Oo, parang ganyan. Oo, parang ganon. Basta iba-iba. Kasi mga special effects sila. Oo. Sobrang pinagtuunan ng pansin ang production component or aspect noon, di ba? Totoo. Ito naman, parang may mga reaction na nakakalungkot na parang na-miss namin yung ganong kagrande na production, di ba? Pero syempre, di ba, ang masasabi ko lang naman dyan, siguro may mga instances na talaga na yun ang napag-desisyon na ng management na within Inside ABS-CBN. And we all know naman din kasi syempre na sa panahon natin ngayon, talagang parang makapagbigay tayo ng magandang palabas, 'di ba? Magandang show sa mga kapamilya natin. Wala iyan sa venue. Correct. 'Di ba? Kaya lang may mga nagsabi na sayang, parang lang more on dolly truck yung ginamit para ma-move lang sila ganyan. We respect syempre yung opinion nila kasi sila, nanonood, sila yung sumusuporta, sila yung nag-spend ng money para mag-text ganyan at magsuporta. Pero siguro sa isang banda, mas gustong pagtuunan, opinion ko lang po ito, yung winning moment mismo ng PBB winner at hindi maagaw ng pansin dahil doon sa production aspect nito. Although totoo, nakakatulong yun sa pagkabongga, di ba? Tsaka minsan din sa mga panahon ngayon, di ba? Yung less is more. Correct. Parang ganyan. Para naman mas mabonggahan lang yung attention sa big winner kagaya ni Fia. Totoo. Tapos may mga nakita akong behind the scenes. Mm-mm. Yung naka-wheelchair si Nakai, yung tinatakbo sila. Yes. Diba? Para hindi, kasi di ba usually ginagawa ng mga artists ngayon naka-heels kasi hindi nakakayanin na tumakbo. Parang mas mabilis. Correct. Diba? Kasi nga talagang, meron lang tayong 30 seconds! And ganyan binibilang, tinatakbo na naka-wheelchair. Pero yes, congratulations. And also, nakakatuwa rin makita yung mga behind the scenes videos kung saan parang nagkaroon ng after party inside Kuya's house. Correct. Nakasama yung mga production staff ng nasabing programa. Sa mga nagtatanong po, kasi syempre nasanay sila na every week, lahat ng mga evictees natin dumadaan sa programa. Mm-mm. I am now coordinating para po kay JM kasi na-transfer na po siya from PBB Management to Ate Gidget, isa sa mga handlers namin sa Star Magic. And si Fiang din, ayusin po natin yan. Pero abangan nyo lang po dito sa Showbiz Sidelines kung kailan sila sasalang. Kaya tutok mga kaserbisyo. Isa pang nakakatuwa doon, I don't know ah, siguro the same applied naman doon sa mga previous PBB housemates. Nakita ko na sobrang close sila. Yes. Sobrang alam mo yun kahit na-evict na sila, pagkalabas ng bahay ni Kuya, nagkikita-kita kagad, reunion kagad, parang may follow-through kagad yung pagsasama nila from bahay ni Kuya. Di lalo pa ngayon, nakumpleto na ulit sila lahat, di ba? Abangan ng happenings outside the house. Totoo yan. At excited ako sa mga career moves nila at yung mga naka-reading mga proyekto para yes sa kanila. Yes. Oo. At abangan ang ating mga pasabog dito lang sa ating programa. Yes. Susunod, mga kaserbisyo, heto naman, OPM humakot ng awards sa 16th PMPC Star Awards for Music. Ay, bongga rin ito. Kasama syempre riyan ang ating Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, Glock 9 at SB19. Nag-uwi ng mga parangal sa 16th PMPC Star Awards for Music noong Linggo ng gabi sa Makati, kung saan misto lang naging gabi nga po ng selebrasyon ng Original Filipino Music o OPM. Kinilala rin po si Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, ng Pilita Corrales Lifetime Achievement Award para sa kanyang malawak na impluensya sa industriya ng musika. Nag-uwi rin po si Glock 9 ng parangal para sa kanilang collaboration na walang pumapalakpak. Isa rin po sa mga major winner ng gabi ang SB19 na nagwagi ng Song of the Year para sa kanilang hit na song na Gento. Nakakuha din po ng parangal para sa Dance Recording of the Year. Nakuha pa rin ng grupo ang Album of the Year para sa Pagtatag at ang Duo o ang Group Concert Performer of the Year Award para sa kanilang Pagtatag World Tour Manila. Parang
ang alam ko po, Papa Awel, mm-hmm. kagabi rin ginanap yung SB19 pasasalamat sa mm-hmm. RNR Coalition. Mm-hmm. Oo, kasi nakita ko ibang mga posts ng mga friends yes. ko na merong kaganapan ng SB19 na pasasalamat correct. For their fans. At wala pa rin talagang kupas. Uh-oh. Dahil tila hindi mahulog ang karayom pa din uh-oh. Yung venue. Lalo na nung sino-showcase nila yung kanilang mga light sticks, nakitang-kita mo na umiilaw, nagliliwanag ang buong Araneta. Correct. Para din yan sa isang brand na ini-endorso nila na pagpapasalamat, kaya lalong hakot, ang daming taong pumunta. Ang nakakatuwa dito, bukod sa kanilang mga respective solo careers, mm-hmm. hindi nakakalimutan yung pagiging grupo ng SB19. Na pag nag-perform pa sila sa group, talagang benta kung benta. True. At hindi pinababayaan ng mga 18s kahit may mga solo albums sila, solo songs, at individual careers. Totoo. Diba? Sana mas mapatatag pa natin yung patatag ng SB19. Tama! Diba? And speaking of SB19, mm-hmm. ako bago tumungo dito sa ating programa, yes. Eto na nga. Yan na nga. Ayan. Sa lahat ng mga kaservisyo po natin, ako po ay nabigyan ng pagkakataon ng isang malapit na kaibigan na ang isa sa mga pinakasikat na vloggers dito sa Pilipinas mm-hmm. sa YouTube na si Miss Jelay Andres. Okay. Eto, bago natin ikwento sa mga kaservisyo, naganap nga po ang tinatawag namin na mini premiere night. Mm-hmm. Pero talaga namang, hindi na siyang nga mini, Papa A, sa mga attendees. Oo. Kasi in grande. Correct. Dahil halos lahat ng mga pinakakilala at sikat na mga content creators ay naroon. Nakita ko sina Zainab Harake. Oo. Todo supporta rin sila. As in, Papa E, sina Agassi Ching, ayan. Sina Bond Bryan, mm-hmm. sina yung sikat na magnanay, si Ate Ganda, at saka yung anak niya, yung Di Aguinaldos. Aguinaldos? O sabi ko, opta ba? Yes, Di Aguinaldos. Sobrang nandun. At marami pa si Asian Cutie. Yan, sobrang dami. Hindi ko na maisa-isa, pero talagang todo supporta ang mga friends mula sa internet, sa TikTok, sa YouTube, kay Jelay, para po sa kanyang very special episode for her YouTube channel. Ito po ay ang Barang 2. Boy. Kasi nung last 3 years po ago, Papa Awel, naglabas siya ng first ever episode niya ng Barang short film mm-mm. na 18-minuter for YouTube. Yes. Tapos nag-number one top trending topic po ito sa YouTube that time. Wow. Ngayon, ipapalabas po ito October 31, 5 p.m. sa kanyang YouTube channel. At kanina nga po, ginanap yung mini premiere night sa isang theater kung saan dumalo ang kanyang pinakamalalapit na kaibigan. At kaya ko ito na-segue dahil present po si SB19 Josh Cullen. May picture kami ni Josh Cullen. Alam ko, ayan. Ipakita natin ang picture namin nila Josh Cullen sa ating mga nakatutok sa teleradyo, sa ating YouTube, at ganun din syempre sa ating I1TFC. Ayan Papa A. Yes. Fresh, diba? So, para kayong fresh, nakakatuwa. Ayan, present skin talaga siya. Ni Josh, no? Ako din. Si Josh, ang ganda talaga ng skin niya. Ay, ganda ng nose ni Josh. Ay, totoo yan. Maganda lang yung nose. Okay. At syempre, ang mga bida po dito sa nasabing Barang 2 ay kandyan si Erica Pineda. Nandyan din syempre si Buboy Villar, Papa Awel. Si Buboy Villar. Oo, at of course, si Jelay Andres. Ayan. Hindi po si Buboy yung nakablu, ha? Ay, oo nga. Oo, naka ano po siya, earth color. Ayan. Napakaganda ni Jelay at sobrang nakakatuwa, Papa A. Alam mo bakit? Oo. Yung first Barang, 18-minuter, ito, 20 minutes naman. Oo. Tapos sabi ko nga sa opening spills ko kanina, sa lahat ng content creators na nandirito, isa po itong patunay at nagpapakita po ito na ang paggawa ng content is really a craft. Diba, totoo. Papa Awel? Na hindi lang basta makapag-post ka to make fun mm-mm. or makapagbigay ng ngiti, pero mm-mm. ini-effort na. May quality. Location manager, yeah. parang pelikula na rin ang dating talaga. May director, mm-mm. may assistant director, at sila daw ng kanyang pamilya, si Ate Gio, na kapatid ni Jelay Andres, Papa A, mm-mm. gabi-gabi daw na nakatutok sa showbiz sidelines. Kaya maraming salamat and congratulations mm-mm. sa lahat po ng mga mil loves ni Jelay Andres. Abangan October 31, 5 p.m. sa kanyang YouTube channel, ang Barang 2. Hashtag Jelay Barang 2. Congrats, Jay! Tsaka ang ganda yung
timing niya, kasi October, Undas, di ba? Yun, yes. Namimiss syempre ng mga tao na yung mga oras na yun. Gusto nila mga fans na mga horror, nakakatakot, mga gulat factor. Ayan, magandang entry yan ng isang content creator. Parang masterpiece. Hello muna kay Mami Carol Santos. Ay, Mami Carol! Mami Carol, nakapag-sign up ka na ba para sa paparating na bazaar? Oo, kasi ang nanay ko ata nag-aayos at nag-ready na sila, Mami Carol. So sana magkatabi ulit kayo ng mami ko para back to back kayo lagi. Napakabuti po niyan, papaawal ni Mami Carol. Oo. Nako, sa oras na 9:23 sa buong kapuluan ng Pilipinas, magbabalik po ang ating programa at sa ating pagbabalik, isang very, very special guest naman ang makakabonding natin dito sa ating programa. Ano pa nga ba? Ito ang Showbiz Sidelines! Showbiz Sidelines sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Our Palace at Jaiho sa Showbiz Sidelines. At eto na nga po mga kaservisyo, sa oras na 9:26 sa buong kapuluan ng Pilipinas, nagbabalik ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho, together with the ever laughable, the ever lovable Papa Awalpaz. Oh, di ba nga, bago natin i-welcome ang ating very very special guest, ayan po, gusto ko lang pong i-anunsyo na starting next week, November 4, ako po ay inyong mapapakinggan na po sa Favorite Music Radio, FM Radio Manila 92.3 Ka-Vibes. 3pm to 6pm po yan para sa aking programang Banana Crew. Kita-kits tayo dyan sa FM. Yay! Good luck and congratulations! Thank you, Papa. Naku, nag-text agad yung mga fans mo. Papakinggan daw at panonood ka agad na Alan Jake Tangonan. Wow. Ganon din si Mark Angelo Santiago tsaka si Aljon Carido. Wow. Yun. Wow. Kapangalan ni Mami A yun. Ang bilis sila mag-text. Oo. Kompleto pati pangalan nila. Totoo. Gusto ko ilagay address. Sabi ko, wag na po. Hindi ko po mababasa address. Oo. Pero ito, Papa A, fan kasi ako nung mga, like, every time na nasa ibang bansa kasi... Hi! Walis ka nga ng salita. Lunes pa lang. Sorry. Pag-Friday na. Charing lumipis, no? Kumipat. Hindi. Totoo. Fan ako. Pag nasa ibang bansa ako, usong-uso yung tinatawag na baskin. Yes. Basking, di ba? Ito yung mga umaawit, nagigitara, tapos pwede kang magbigay ng donation mo kasi talagang na-amaze ka. Mm-mm. Yung iba naman, na-discover sila ng mga talento sa pamamagitan ng mga nag-viral nilang videos. Correct. Meron na rin dito sa Pilipinas niyan, syempre. Of course. So, dati lang, ito yung mga panahon ni Tita Lina Ho at Dulce Orate. Ito yung mga nasa ilalim, kunwari, sa underpass. Yes. Tapos may mga tumutugtugtugtug doon. Mm-hmm. Ngayon, level up na. Ang alam ko, yung mga nagbabasking ngayon, kailangan na rin ng permit. Ganon. Hindi ka lang basta magtatayo ka ng sound system mo, tapos tutugtug ka na. Oo, kailangan meron ka. Lalo sa mga malls, ganyan. Mm-hmm. Kaya nakaka-excite. Ganon din, nung actually, may finiture ako doon sa isang show ko, ito yung Filipino sa France. Doon lang sa Eiffel. Hindi siya yun. Yung kinukwento ko yung iba. Yung sample muna, di ba? Hindi pa natin siya na intro. Hindi pa natin intro. Ang gwapo kasi. Nasa-sample pa lang, di ba? Ganyan din ka gwapo. Okay. Yung Filipino doon, nakaka-proud kasi siya lang ang inalaw na mag-basking doon sa tapat ng Eiffel Tower. Oh, at talagang pinakakaguluhan siya doon. Pero ang kwento niya, nasa YouTube na yan, four-year course, graduate siya sa Philippines, licensed pa siya, pero pagdating dun sa Paris, mas gusto niyang sundin ang kanyang passion for singing. Oh, correct. So alamin natin at makakakwentuhan natin at mai-inspire po tayo sa, ang tabag ng iba dyan, racket lang, gig. Ganon. Pero eto, talent kung talent. Please welcome on the show, R.K. Velasco! Yes! Hello po. Hello po. Magandang gabi. Oy. Po sa inyong lahat. Wow. Sa lahat po ng nanonood sa Teleradyo Serbisyo, kina Papa Awel and kay
Mama Jai Ho. Ano po, magandang gabi po sa inyo lahat. Hello po. 091. Hi! Binigay. Mayos ka, Lunes pa lang ulit. Binigay number. Correct. Anong bank account mo? Bank account agad ang nag-level up. Hindi. Magandang gabi. Welcome sa programa. Ay, maraming salamat tayo, po. Nasa programa nga tayo. Welcome sa programa po. Hindi kasi, Papa Awil, pag ganyan kasi, na meron tayong nagiging bisita, sobra akong napaproud. True. Kasi dito sa programa natin, di ba, mali mo may makapakinig, di ba, ma-inspire, di ba, tapos Papa Awil, mabigyan sila ng break. Pero RK, anong gusto mo? Kondo? Ay, ano ba? Hindi ko lang kondo. Ay, alam mo, isa pang nanonood sa atin, umayos kayo. The June Lalin is watching. Ay, June Lalin! Hello, June Lalin. Doon nga daw sa BGC, marami na rin nag-aano doon. Okay. So, are you one of them? Wow, paano? Ganon. So, bali po, sa BGC po, meron pong mga ilang buskers tayo from the Philippines. Ano po? Meron pong mga dumadayo din po sa BGC from different province po. And ako po ay hindi pa rin po nakatungtong sa BGC para po sa isang busking. Pero gusto mo after nito? Masyado na pong parang huwag na natin tapusin ito. Diretso na. Hindi pa siya nakakatungtong. Uh-oh. It's my pleasure para i-tour siya sa BGC. You know, I'm from BGC, right? Uy, diyan ka sa Espanya. Below sea level, di ba? Pag hindi na kami binabaha. Okay, sige. May ilang parte na lang. Oo. Pero question, Papa Awil, paano ba nag-start? Kasi syempre, di ba, like ikaw, ano yung naging inspiration mo? Nakapanood ka ba ng viral video? Tapos, ay, gusto ko rin maging ganyan. Can you tell us your story? Peace naman, no? Hoy. Bali po, nag-start po ako talaga kasi para pong nasa linya po ng mother side ko yung music po. And nakahiligan ko po since then. Nakahiligan. Simula po ng bata ako yung music. So, ito rin po yung parang nagbigay sa akin ng drive na mag-perso po sa music. And then, pagdating po nitong college ko nung bandang fourth year po, I saw someone sa province po namin, sa mall, na kumakanta po sa mall. Nasa gitna siya mismo ng mall. So, parang it catches my attention po kasi parang isa po yun sa parang pangarap ko na mag-perform po sa harap ng maraming tao. Correct. Tapos parang na-inspire po ako na parang kaya ko naman po na ipakita yung talent ko. So parang naisip ko po na bakit hindi ko po subukan. Mm-hmm. And then ito po, nag-start po ito. Sabi ko, ano yung ginagawa nung nakita ko pong tumutugtog na yun? And then suddenly, pumunta po ako sa mall, katulad po ng nasabi ni Papa Awil, kailangan naman ng permit. Yes. So, ayun po, dumiretso po ako ng mall para magpunta sa isang sa administration office. Ayun. Then, ang sabi ko pa po nun ay, pwede po bang, or naghahanap po ba kayo ng mga performers sa mall po ninyo? Sabi, anong performers? Tapos, dun ko po, first time na encounter yung word na busking. Then, ang tawag pala po dun na sa ganun pong pagpo-perform ay busking. Yes. So, doon po nag-start ang aking pong busking journey way back 2020. Saan mall to? I mean, saan lugar? Mukhang sa Batangas ito. Opo, Batangas po. Lipa City po. Uy, kamusta pala ang mga Lipeños? Kasi di ba from doon sa typhoon na Christine, nakita ko sa balita, alam ko ata ngayon, kahit wala pang sa Lemery, hindi lang sa lugar, no? How are you guys there? Sa lugar naman po namin, pagdating po dun sa bayan, meron pong some areas po na naapektuhan dahil meron pong ilang binaha. Pero sa place naman po namin ay salamat naman po at safe naman po kami. Pero ayun nga po, nagulat din po ang lahat. Hindi lang po siguro ang province ng Batangas, pero buong Pilipinas po. Actually, dahil naman, first time po na ang Batangas po ay binaha po ng ganun. Totoo so, naman. Keep safe everybody. Alam nyo po, may paparating pa, di ba, na typhoon, Leon. So, ayan po, maging handa po tayo, makinig sa mga balita always. Anyway, Papa, gusto kong itanong, syempre, yung generation mo, nandito ka sa generation of Gen Zs, millennials, ganyan. Sabi ko nga kanina, di ba, ako, nakikita ko siya online, yung mga nagwa-viral, ganyan. Pero ikaw, bakit instead of trying your luck using the platform of social media, like posting it on your Instagram, your TikTok, or your Facebook, bakit parang mas naisip mo na dapat live performance with live audience? Kasi di ba mas mabilis yun, Papa E, no? So pagdating naman po sa ganung side po, parang naisip ko po na doon din po tayo papunta. Pero po,
parang naisip ko na parang sa basking po kasi dahil ang basking ay isang malayang pag-express po ng art, ng music. So naisip ko po na sa pamamagitan po ng basking ay doon ko po tutuklasin yung iba't iba kong strengths or yung parang paano ko po makukuha yung attention ng mga tao. Then tsaka po tayo magpo-person ng mas higher level po. So parang naging stepping stone ko rin po yung basking para po sa pagpapalago po ng sariling talento. Oo, tsaka sa tingin ko sa mga artists, kagaya ni RK, gusto niya yung face-to-face, merong live interaction sa kanyang audience kasi ang bilis, nakikita mo kagad yung reaction nila. Yes, diba minsan, kung nagigitara ka, intro pa lang, nagpapalakpakan na, naghihiyawa na. Tapos syempre yun, makaka-adlib ka, dun din malalaman yung other skills mo sa pag-host, for example, or yes, pag-interact ng mga tao, di ba? Apo. Oh, and speaking of interaction, sa tingin ko ha, yung mga nakikinig ngayon sa radyo, mag-message nga po kayo, parang napaka-radio-friendly nung boses mo. Kasi sa pagsasalita mo pa lang, parang, wow, pleasing to the ears. Kaya thank yung iba, parang, uy, pagsasalita pa lang yun, na paano pa kaya pag kumanta siya? Salamat, diba ganun? Naku, sayang hindi kami makakapagpasample dito eh. Pero balikan ko yung kwento mo na bata ka pa lang, na-encourage ka na, na yung mga magulang, siguro ikaw yung tinatayo sa mesa, nak, kanta, tapos may mga bisita. Gayan ba ga? Gayan ho. Gayan. Ay, sabi ko na nga eh, so ganire. Ganda na talaga. Lumabas sa pagiging Batanggen yun ni RK. At bukod sa boses, Papa Awen, hindi lang boses, very pleasing yung itsura niya. Parang alam mo na, napakabait ng itsura niya, nangungusap yung mga mata niya, I do. Nagano kagad talaga siya. I do. Pero may pa-I do na kagad. Okay lang yan. Single, ay, kung sumagot single siya, naman ako eh. I don't. Ano? Biglaan na kagad. Okay na yun, single na ako. Ay? Ba't wala ngayon naka-shoutout doon sa message, ang sa messenger? Ano ba nakalagay sa messenger ngayon? Wala, busy parang, kasi ako. Ah, joke ganun. Lang. Joke lang, RK. Oo, 09. Oy! Binibigay. Binibigay. OTP princess. Speaking of your performance again, di ba sabi mo nga yung interaction mo, ganyan. Mas na-develop mo ba, syempre una ang pagkanta, nahirapan ka ba? Na, kasi uso ngayon, syempre mga spills. Apo. Kasi nag-e-enjoy ngayon yung mga tao, lalo sa mga edad ninyo, apo, na may pa-background ka ng gitara o music, tapos nakikipagkwentuhan ka. Apo. May ganyang experience din ba sa basking mo ngayon? Meron din po, every time po na nagbabasking tayo, meron po tayong parang, alam niyo po yun, lalo na po sa mga panahon ng millennials, Gen Z po, talagang pag, parang, kumbaga makukuha mo yung attention nila, kung kanwari ay parang, umaano rin po, nagbabanggit ng kayo ng mga hugot lines, mga ganyan, habang tumutugtog, may mga konting spie, mga ganun po, and nakikipag-usap kayo, yun po yung nakakatuwa rin po, aside from singing or performing, yung pong makita yung interaction sa mga tao po na nanonood sa inyo. Sometimes, ayun po, parang, alam niyo yun, kahit nakamay kayo, nakakalimutan niyo na nakikipagkwentuhan na kayo sa mga tao sa harap. And yung mga tao naman, parang, alam niyo po yun, parang mayroong mga tao na hindi naman sila gaanong interesado. Parang hindi naman po sila gaanong nakikipag-usap sa iba, tulad ng, like parang mga, ang tawag dito, mga introvert po. And then pagdating po sa ganong sitwasyon, parang nailalabas nila yung mga feelings nila sa true communication. At dahil dyan, RK, kaya ako natanong yan kasi hindi ka namin mapasample sa pagkanta. Opo. Ngayon, mapapasample ka namin sa yung mga spills, sa mga linyahan, yeah, di ba? Kasi sabi mo, naaliw ka na rin na ganyan. So may papaplay kami na background music. Kunwari, yun yung kakantahin mo. Sige, tapos po, kami audience mo in live audience. May tatlo pa pala dito. Meron. Hindi ko napansin. Madami tayong madami live pala audience. Oo. Si kuya mong nasa taxi ngayon, nakikinig daw. Sabi niya, hala, enjoy na enjoy naman ako. DJJ, ituloy mo naman na yung 091. Okay. Ano ba yun? Mag-Gcash mo siya. Sandaan mo siya ng Gcash. So, RK, ito yung pa-challenge namin sa'yo. O gusto naman namin mapasample mo. So, kunwari, mag-uumpisa ka na ng kanta. Siyempre, mga spills. Paano mo ma-encourage yung magustuhan ng audience mo, magustuhan yung kanta mo. The usual na ginagawa mo. Ayan. So, kunwari, for my next song, yung mga ganun-ganun. Okay, ready? In 3, 2, 1. Sa lahat ng nakikinig sa mga panahong ito, magandang gabi po sa inyong lahat. Ganun pa man ay nakakarinig tayo ng mga ilang awitin. Naririnig natin ang mga paboritong kanta, favorite songs, love songs, theme songs ninyong lahat. Kaya sa ating mga tagapanood ngayong gabing ito,
kung sa tingin ninyo ay ang mga kantang ito ay nakakapuhaw ng inyong damdamin para po sa inyo itong lahat. Wow! Ganun, di ba mga sumisigaw sa mga live na gano'n? May iba pang sumasagot yung, mahal, naalala mo ba? Oo. Okay, meron iba sumisigaw, baby, baby na kita. Di ba may mga ganyan? Na-experience mo yan? Especially po pag may mga songs na like yung Orange Llamas na umuwi ka na, baby. Yeah. Uuwi na ako. May, diba? May mga ganyan po mga instances. Mga experience. So, po, may umuwi ba? Wala. Yun ang nga ba sinasabi ko, kaya may tinatamaan dito. Very wala. Nice naman, thank you. At napasampulan mo kami na yung mga skills, di ba? So bukod sa pagkanta, may instrumento ka bang alam yan, i-play? Guitar. Oo. Ano-ano mga instruments? I usually play po yung guitar, pero nauna ko pong natutunan ay yung piano. Ang dami mo kayang i-play. Ano po? Opo, marami po akong kayang i-play, maliban po sa heart. Wow! Ala, sasabihin ko pa naman yun talaga, don't play with my heart eh! Joke lang po. Tantrums! And po, pero po, I usually use yung guitar po sa pagpo-perform. Pero actually po, hindi po yun yung strength ko talaga sa basking. So parang more on singing po ako. So minsan po gumagamit din ako ng minus one, ganyan. Ay, iba-ibang eksena. May question ako. Mm. Kasi kanina parang tinamaan ako dun sa kung paano niya in-introduce yung song. Mm-mm. Parang it really moves me eh. Ganon. Okay. Para sa'yo pala yung kanta talaga. Hindi, tinamaan lang. Paringgan mo na siya. Hindi. Baka na nakikinig ngayon. Hindi magpa-play lang. Nakakainis. Wala, pag naiyak talaga. Ayan na naman. Ayan na. Go! Kung nakikinig ka, ayoko. Nanonood din sila. Nina. Sige. Okay, ito din yung tanong ko talaga, papaawin. Kasi naman ikaw nakakainis ka, partner. Lagi baby girl. Hindi, gusto ko lang itanong sa'yo. Di ba, hindi madalehan na magbigay ng mga dialogo na marami ang makaka-relate, especially if you yourself, hindi mo pa naman talaga naranasan. Ikaw ba, have you been into a relationship, na in love ka na ba? At may pinanggagalingan ba yun? Opo, lahat naman po tayo ay dumaan sa mga ganong mga times po, ano. Then hanggang sa ngayon po ay nararanasan pa rin po natin yung mga ganun po. Sarap di ba, umibi? Opo, totoo po yan. So, ganun din po, katulad ng mga tagapanood, minsan may ups and downs, minsan masaya, minsan malungkot. So, parang nai-apply po natin pagdating po sa pakikipag-connect sa mga tao, yung mga nararanasan natin sa buhay. Ito may nagtatanong. RK, pwede bang umibig ng hindi nasasaktan? Mga Salvador. Charing lang. Dahan lang. Dahan. Charing lang. Hindi, pero yun. Ito, next papaawel ha. Mm. If you're not comfortable naman answering the question, di ba sa basking papaawel, pagka ba nagpaalam ka sa admin, meron bang, ikaw ba babayaran ka ba ng mall? I mean, may pa-TF ba sila sa'yo? O yung mismong donations or yung binibigay ng mga tao lang yung mismong kinikita mo? Di ba? Bali po, basking po kasi ay parang meron nga po nagsabi na ito po ay binubuo ng tatlong components. Ayan, ang una po ay kayo ay nagpa-perform sa pamamagitan ng inyong talento or any way of act, art, pag-express ng art. Pangalawa po, ito ay ginagawa sa public spaces, sa mga public na lugar. And pangatlo po ay ito po ay kumbaga ay ang appreciation po ng tao ay nagiging, kumbaga yung nako-convert po into donations, like yun sa mga drops. So, ganun po yung parang pinakatatlong component. So, kapag po yung tatlong, may isa pong nawala doon, ay hindi po ito tatawagin parang basking. Ganun pala. Opo. So, nasa public space po tayo, katulad ng malls. So, ang ginagawa po ng malls is pinuprovide lang nila yung spot, pinuprovide nila yung place, and then parang in return naman po, ay yung kaming mga buskers ang nagbibigay po ng entertainment para po sa mga shoppers, sa mga guests. So, ganun po yung nagiging in return po namin. So, wala pong nagiging TF from the malls. Kumbaga po, from donations lang po yung magiging Kumbaga passion talaga. Correct. And expressing yourself. Di ba, hindi mo titingnan na makano yan. Walang ganun. Pero alam mo, RK, napansin mo na ba na nakapag-abroad ka na?
nakakita ka ng mga buskers doon sa ibang bansa. Meron, o kaya dito rin, meron na rin na uuso ngayon na meron na rin silang mga, dati uso pa yung physical copy ng CD eh. Nilalabas pa nila yung mga CD nila. Yung iba bumibili ng CD, ganun. Kasi talagang mga artists yung nagpe-perform as buskers. Hindi lang basta-basta, ganyan. Ikaw ba, naisip mo na rin ba? O baka naman meron ka na rin mga original compositions na kinakanta mo during your stint sa... During my mga ano po, ay hindi po ako nakapag-try na kumanta po ng mga original songs. Then, kumbaga po, ang lahat po ng parang mga cover sinusulat pa. Ko pong mga kanta ay parang nasa isip pa lang din. Parang hindi ko pa po siya nabubuo as in na kanta, parang mga phrases lang po, ganyan. So, hindi ko pa po na tatry siya na kantahin. Pero, ayan po, meron pong mga ilang buskers po na nagko-compose ng kanta. Sa dati nga po, ay sabi nyo ay true CDs, mga copies na ganyan. Pero ngayon po ay nauso na yung mga Spotify, online, YouTube. So meron pong mga buskers na nagre-release po ng mga kanta nila sa iba't iba pong platforms. Naku, baka may mga nanonood, nakikinig ng mga composers ngayon, tsaka mga label producers, malay mo. Baka naman. Magka-interest, di ba? Baka naman. Naku, baka naman din po kayo. May tanong din kay RK. Send nyo na po, i-message nyo sa 0919-278-3000 o kaya sa YouTube. Dahil mas makikilala pa po natin ang ating cutie na busker na si RK Velasco sa pagbabalik ng Showbiz Sidelines. Showbiz Sidelines sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Showbiz Sidelines! Ang oras, 9:48 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po, si Jaiho. Ah, talaga na? Umiba na talaga yung tono. Ganon. Kasama pa rin po ni Ever Lovable, the Ever Lovable, Papa Awal Paz. Dito lang, syempre, sa Showbiz Sidelines. Magbabalik po kami. Hindi tayo kakabalik lang natin. Ang nakabalik po ba kasi naman? Bakit? Pag gumaganon kasi parang magbabalik. Hindi, kasi ba parang, di ba, syempre, parang paano na, paalas gis na. Ganun. So, kailangan medyo mas kalmado na that inihele-hele na natin ang ating mga kaserbisyo dito sa Love Connect. Hindi ako yon. Hindi ako si Coach B. Hindi ako si Coach B. Hindi. Ang gusto ko itanong, Papa Awel, di ba? Ano yung nalaglag? Yun ang gusto ano mo itanong? Oo, tubig. Kunin mo ang muna. Bawat singer dapat may tubig. Correct. Kasi importante yan sa kanilang boses. Totoo. Yon. Hindi. Ito, this is a very serious question. Wow. Yes. Seryoso talaga. Ikaw magtatanong ng serious question. Tumatawa ka kagad. Hindi. O anong serious question? Are you single? No. Oh, ano, no. No. Oh. Hindi. Gusto ko lang malaman. Seryoso kasi ito, natatawa ito. Gusto ko lang malaman, RK, di ba syempre yung experience ng live, di ba? Sa social media nga, pag may mga nagpa-perform na hindi nila napupusuan, it's easy for them to give their comments, di ba? Yung even bashing, di ba? Okay. Naka-experience ka na ba ng live performance mo na talagang para sa'yo, ala, bakit ako ginanon? Bakit ganito yung nangyari? May mga ganun na bang mga incidents? Yes po, meron tayong mga instances seryoso, na ganun, diba? Po. May mga pangyayari rin po na ganun. Meron po one time nagpo-perform ako, nagkaroon po ng technical issues yung ginagamit ko pong speakers. Nasira. Tapos nasira siya, parang nagpi-feedback, ganyan, sobrang sakit sa tenga. So parang ako rin naman po, parang in my part, parang medyo na down ako, na parang nawalan ako ng motivation o kumbiyansa na magpatuloy. Pero the show must go on naman po. Kaso nga lang po, meron pong mga... hindi na natuwa sa narinig na dahil nga po medyo masakit sa tenga. Bigla na lang sinabi, tigil mo na yung kanta mo, babayaran ko yung araw mo. Oh, itigil mo lang yan. Yan, may mga ganun po tayo. Paano ka nag-cope up doon? Kasi syempre, di ba, sabi nga nila, ang minsan mas masakit ang salita kesa sa pagsinaktan ka ng physical. Anong ginawa mo? Ay. Iyak. Oo.
At parang sa akin naman po, parang party po 'yun ng ano eh, party po 'yun ng buhay po ng isang musikero. Mm-hmm. Hindi naman po sa lahat ng oras ay tayo makakatanggap ng magagandang salita. Meron din parang din po yung buhay, para rin po yung trabaho na minsan ay meron pong kumbaga ay may mga complicated po na sitwasyon, merong mga conflicts na nangyayari. So parang party naman po siya. Parang hindi ko naman po siya parang dinibdib masyado. Oo. Parang ginawa ko na lang na motivation na ay siguro kailangan kong ayusin yung gamit ko, kailangan kong i-improve yung gamit ko, kailangan kong ayusin pa yung performance ko para sa susunod ay marami na pong mas matutuwa. Oo, tsaka yung isang komento na yun, hindi ito yung magpapatigil ng mundo mo at hindi magpapatigil ng iyong pangarap. Oo, para lang yan sa pagigitara, minsan napapatid ang kwerdas. Oo. O kaya, di ba, wala sa tono. Ipa-fine-tune mo lang siya. Oo, ganun po din yung sayo. Kaya siguro parang leksyon dyan sa mga buskers din, maging handa, di ba? Kaya ligtas dapat. Tuwing Sabado kasama hindi si Ariel. Program ay, natin. Diba? Hindi yun. Laging handa showbiz lang. Showbiz sidelines. Laging handa lang, di ba? Kasi dapat meron kang preparasyon na gano'n. Hindi, ako naman, sa bawat pagpitik ng tiklado, sabi sa inyo sa bawat pagpitik ng tiklado, at kapag ang tunog nito ay hindi nabuo, dugtungan. Yun himatay na lang po yan. Hindi. Kahit pag ito ay hindi tumunog, hindi ibig sabihin tapos na ang performance mo. Di ba? Dahil mayroon at mayroon pa rin talaga na magiging paraan at hindi ka iiwan ng iyong talentong ibinigay ng Panginoon, ang iyong boses. Di ba? Ganda na. Yun, di ba? So, isa pang maganda sa'yo, siguro, yung pagpili mo ng mga kanta na naayon dun sa audience mo. So, kunwari, sa Lipa, pag ang mga nanonood sa iyo ay mga Gen Z's, mag-a-adjust ka ba na pang Gen Z? Dapat syempre hindi ka naubusan ng mga lineup mo, 'di ba? Lalo na kapag merong mga oldies, ganyan, na magtatanong mga classic, mga ganyan, standard songs. Paano, 'di ba? Parang ang hirap hindi pagbigyan pag may nag-request, ala, hindi ko alam. Anong ginagawa mo pag gano'n? Pag may mga nagre-request ng kanta? So, kasi nagtatanong ka rin, baka may request kayo, di ba? Natanong mo, tapos nung sinabi, hindi mo pala alam. Mga gano'n. So, parang isa pong kailangan po na katangian po ng isang musikero or basket, dapat po flexible tayo. Mm-mm. Kahit sa anong generation, dapat handa tayo. Mayroon man tayong bago, may mga oldies. Pero kapag po, kanwari, ay hindi po natin alam yung songs ng mga nirequest nila, kung ano yung malapit na songs, pwedeng tanongin natin sila, okay lang po ba na parang kanwari po, a song from Air Supply, hindi ko po alam yung song na yun, pero another song from Air Supply po, pwede ko po bang kantahin yun para sa inyo? Or another song from Carpenters, pwede ko po bang kantahin para sa inyo? And minsan naman po, pumapayag naman sila, parang, sige, okay na yun. So parang, nagbibigay po tayo ng options kung hindi man po natin magawa po yung hinihiling po nila. Totoo. Di ba? Nakakatawa. Ito talaga ang pinakatanong na dyan kasi baka marami kang na-motivate, na-inspire na, uy, pwede ko rin palang gawin yan. Opo. May trabaho ka na after work, mag-basking ka, ganyan. Magkano ba ang kitaan dyan? Ang mga bigayan dyan? Kumbaga. Ay, kano yan? Magkano sa pagkatapos mo ng isang gig mo sa gabi or maghapon? So sa akin po, parang pinaka naging standard ko na po, parang siguro mga 1 to 4 hours, parang okay na po sa akin ang standard ko na yung 1,000 and above po, ganyan, 1,000 and above. Pero marami pong mas mga magagaling na busker sa akin na talagang competitive po yung nagiging nakukuha nilang from donations po. So magugulat po kayo na parang one time, big time lagi sila, parang every labas nila talagang binibiyaan sila dahil nga naman po sa talento nila. Pero yung sinasabi mo na 1,000 above mo na nakinikita, sobrang laking bagay niyan kasi 'di ba yung above minimum, hindi pa nga talaga umaabot ng 1,000. Pero correct, yan, ikaw, you're doing what you love, which is singing, expressing yourself. And tapos nag-uwi ka ng ganong amount, 'di ba? Sobrang nakakaano. Yung ibang nga hindi naman kumakanta, sumisigaw lang, alis na, kaya po, ganun. Kumikita na 1,000 yun. Mga barkers. Oh, yes. Oo. Kinonsider nyo bang competitor niyo mga barkers? Hindi. Para pwesto ko to, wag ka dito. Hindi na kinonsider nila competitor, papaawin. Ay, yung mga kasi parami na sila ng parami Di ba yun talaga? Paano pag ganyan? Di ba nagkakagulo yung tunog? Kasi syempre, di ba,
di ba nakita ko sa ibang bansa, tabi-tabi. Yeah. Tapos ang pinakaharang mo lang yung nakapalibot sa inyo, di ba? Pag so, ganyan, nagkakagalit-galit kayo na parang plastika na lang na, gano'n. Hindi naman po. Oh, ayun, plastika! Ang pinaka naging sagot po namin sa lumalaki pong family or lumalaki pong numbers ng busking community is parang ginagawa po namin sistema. Nagkakaroon po kami ng isang community. Kumbaga ay yung mga members po dito ay kanwari, yung pinaka-leader po, naglalabas siya ng schedule kung ano yung days na open. Mm-hmm. So kung sino pwedeng kumuha ng slot and then magpapa-schedule sila. Mm-hmm. So parang nagiging mas systematized po yung proseso dahil kumbaga po yung nagbibigayan po depende po sa availability ng mga buskers and yung sa pinaka-schedule po ng ano po. Grabe. Tingnan mo, alam mo, sa pagsasalita mo lang, yung mga nanonood sa atin, buong mundo, may komento sila. Oo. Ang chika nila dito, oh, si Ate Maria Dulce Orate, ako naman, Papa Awel, sana po merong sample. Ang ganda-ganda ng timbre ng boses diba? Niya. Ang gwapo pa, sabi. Saan ba siya nagpe-perform sa Batangas? Abay, mapuntahan, sabi ni Ate Maria. Sabi dito ni Richelle Sinagot, Lipa Batangas po siya or minsan po sa SM Batangas City po. Nagkakagulo na sila. Wala ba siyang regular place na pupuntahan like every Saturday or hapon or fixed time? Sagutin mo na. Meron po tayong mga regulars na mga coffee shops, ganyan po. And then every weekends, mga malls po sa Batangas, yung Lipa City and Batangas City, yung po mga malls, pwede po pong, hindi ko na lang po babanggitin yung mga malls para yung mga malls po from Lipa City and Batangas City and isa ko pong regular ay yung sa coffee shop po sa Lipa City, yung Drew's Brews sometimes sa Tanawan, yung Cup of Kiopi, on iba't iba rin pong mga lugar. So, ayan po. How about yung mga gigs? Di ba, mas additional kita pa yun yung sa mga gabi naman, yung pumunta ka sa mga acoustic bars, yung sa mga parang may mga restaurant na may mga acoustic requests, ganyan. Na-try mo na rin? Bali, mas more on into busking ka talaga? Bali po yung mga coffee shops, yung coffee shops po, yun po yung parang naging regular gig ko po yun. Solo ko po yun na ako po yung tutugtog din. And then, kung kadalasan po mga chill na music lang dahil nga po coffee shop. Po, ganun lang. Then, meron din pong dahil minsan ay sa paglabas-labas ko ng dahil sa busking, meron pong mga clients na pumapasok, mga lumalapit sa atin na nagtatanong kung available po ako sa ganitong date and then kung meron silang mga events like birthdays, weddings, mga iba't iba po pong mga events. So, doon din po pumapasok sa busking yung mga another opportunities po. More blessings for you. Correct. Alam mo, I can really see it sa mata mo na you're a good person. Thank you po. Yes. Oo. Sir Knight. Ayan na naman, babalik pa rin talaga. Ituloy na yan, sabi nga ng mga reaction ng mga tao. Pero yun nga, very sincere ka kasi magsalita. Kaya siguro, lalo pag kumanta ka, full of emotions din, di ba? Kaya ang dami naging interesado sa iyo. Please promote your social media pages. Baka may gustong mag-imbita sa iyo. So you can follow me or check my social media account sa akin pong Instagram na rkvelasco_. Ganon din po sa TikTok, rkvelasco_. And sa akin pong Facebook page na RK, yung medyo mahirap lang po siyang hanapin, pero pag nakita niyo sa Instagram yung RK Velasco, connected naman siya. So you can search pa rin sa RK Velasco or RK sa Facebook page. And then sa ating pong YouTube channel na kakaunti yung konti lang yung laman. So RK Velasco naman po sa ating YouTube channel. So ayun. Dami nanonood, Papa A. May mga nagsend sa atin. Oh, yes, ayan. Sina Franz Nazario. Thanks for watching, anak. God bless you always. Nanonood din sa atin si Prof. Jesse Grijaldo habang siya ipatungo dito at support siya always. Maraming salamat, ma. Nasa Pagadian sila, tayo ang background. We thank you very much sa mga taga-Pagadian. Ayan. Thank you very much po kahit yung mga nanonood sa ospital. Sana po nakapagbigay kami ng aliw sa inyo. At thank you very much, RK maraming Velasco, sa pag-guest natin. Maraming thank you very much. Ayan pa rin. Nako. Lagi po kayo tumutok dito lang po sa Showbiz Sidelines. Ako naman po si Papa. At ako naman po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Ako po si Jaiho Susunod. Love Connect. Kasama po si Coach V, Vanessa Antonio. RK Velasco _. Follow niyo po sa Instagram. Na-follow back na kita. Bye!
Showbiz Sidelines sa Teleradyo Serbisyo at Radyo. For the more chika and showbiz updates, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.